Hello at magandang araw sa inyong lahat. Pag-uusapan natin ngayon tungkol sa pagpapatayo ng bahay ay tungkol sa puting tiling. Kung gaano ba kalalim dapat o paano ba natin ito inababit? Bago ko umpisahan yung ating kwentuhan, nais ko po sanang magpasalamat sa isang kumpanya, sa Latifit. Ito po, sa ibinigay nila na t-shirt sa akin at saka ibang mga sample products nila. Marami pong salamat. So, balik tayo doon sa kung gaano daw ba kalalim ang kinakailangan sa isang puting tiling. At ngayon ay talakayin naman natin kung ano ba yung reason bakit ba tayo nagkakabit ng puting tiling. So, isa-isahin natin yan. Una, kaya tayo nagkakaroon ng tiling in replacement doon sa wall puting. Kasi gusto natin siyempre makatipid. Instead na meron kang wall puting, tapos maglalagay ka na naman ng puting tiling, bakit hindi na lang natin pag-isahin? Tanggalin natin yung wall puting, palitan na agad natin ng puting tiling para hindi doble-doble. Kaya lang, pagka nangyari yun, dahil nga kailangan mas malalim ng konti, yung iba pinopormahan pa, pero may mga paraan kung paano yung mas madali na hindi na pormahan. Kumbaga, harangan na lang yung magkabilang gilid, yung formworks, yung side lang, meron siyang stirrups at saka main bar, tapos itatali na lang doon sa nakaabang na bakal. So, sa halip na wall puting, ginagawa na natin ito ay direkta ng puting tile beam. Pangalawa, kaya merong puting tile beam, ito ay nagkakaroon ng dagdag puwersa in case na nagkaroon ng settlement doon sa column puting. At yung pangatlo, ang main reason talaga kung bakit meron tayong puting tiling para mabawasan yung unsupported length ng poste. Kasi ang mga designer kasi pagka dinesign yung poste ay safe naman. Halimbawa, gumamit ng poste na 300 mm by 300 mm pagkatapos gumamit ng 6 na 16 mm or 6 na 20 mm diameter main bar, ang nangyayari dyan ay safe naman siya. So, halimbawa, nagiging safe siya. Bakit naman kailangan palagyan ng puting tie beam? Safe naman pala yung poste. At the same time, syempre, pati yung puting. Okay naman yan. So, ang reason dyan is kung iti-check na yung slenderness ratio, hindi siya pumapasa. So, kaya maigi na lalagyan ng puting tie beam. Ngayon, kung ayaw nyo naman lagyan ng puting tiling, magiging magastos pati sa design, sa exterior and interior design, sa gabal kasi yung masyadong malaking poste, masyadong magiging malaki losing. At the same time, magastos. Kung ayaw mong lagyan ng puting tiling, lalaki yung poste para lang mapapasa sa slenderness ratio. Palalakin mo yung area ng poste. Imbis na 300 by 300, baka umabot kayo ng 450 by 450. Eh, ano mangyayari doon? Pagka nagpalaki kayo ng poste, syempre susunod yung bakal. Kasi mawawala yung ratio ng steel at saka ng concrete. Hindi na siya proportion. Kaya pag lumaki na yung poste, dadami yung bakal para sa correct ratio ng steel at saka ng column para tama yung proportion nila. Ngayon, pagka napalaki mo yung poste, magsasuffer naman paano na si architect, si interior designer. Minsan sila ayaw nilang nakikita na mayroong mga losing. Kaya minsan pinapalaki nila yung wall or nilalagyan ng design. So bahala na sila ron, mga architects, yung interior designer, kung paano nila maayos, magiging maganda or masusunod yung kanilang concept kung paano magiging maganda sa paningin yung kanilang ginagawa. Kaya nga, in exchange na palakihin yung size ng poste, naglalagay na lang ng puting tie beam. Ngayon, ang tanong ay gano'n daw ba o gano'n ba kalalim yung puting tie beam? Yung puting tie beam kasi, ayun na nga yung pinakahuli, yun yung pinaka-supreme reason kung bakit kailangan ng puting tie beam. Dahil nga sa slenderness ratio. Para lang ma-maintain yung unsupported length ng poste, from beam to beam, kailangan kahit na anong depth noon. Provided nga,
dun sa area. Kung kinakailangan na hindi nagkakaroon ng current o ng agos, kung in case na bumabaha yung lugar nyo, o kung sigurado kayo na yung lugar ninyo ay hindi lilitaw yung puting o yung tie beam na ginawa nyo, ay pwede naman hindi ganun kalalim yun. So, hindi naman actually pagka sinabi natin na puting tie beam, na madalas makikita ninyo So, halimbawa, ito yung natural ground line nyo, o yung tinatawag natin na natural na lupa. So, hindi pa siya yung flooring ninyo. Okay? Tapos, ang height nito is 400 mm or 40 cm or 0.4 meter kasama na yung gravel base. Kung 1.5 yung height natin na to, yung pinakahukay natin, yung excavation, ito yung hukay niyan eh. Ito yung magiging hukay niyan. Kung 1.5 ito, usually, or karamihan, it's not usually, karamihan, ang puting tie beam natin, makikita niyo sa drawing, ay nandito sa ibabaw mismo ng puting. Ngunit kung nasa ibabaw ng puting, Ano ba yung mga priorities naman natin dito? Para alin ba yung dapat unahin? Yung poste, yung puting tie beam, o sabay? So ano ba yung tama dito? Pinaka-importante sa lahat, una nating binubuhusan, pagkatapos ng hukay, siyempre bubuhusan natin yung puting. Siyempre may bakal na yan. So bubuhusan natin yung puting. Pagbuhos natin ng puting, hindi naman natin pwedeng isabay yung buhos ng poste. So, kasunod yan. So, immediately, pagkatapos ng buhos, dapat maisunog natin yung poste. Para huwag magkaroon ng dirt, yung termination ng puting at saka ng kolom. Kailangan para maiwasan yung cold joint dito between puting at saka ng poste. Hindi naman natin basta-basta agad-agad na paikot, mapopormahan natin agad itong reinforcement ng FPB. So, malalagyan ba natin agad yan ng mga reinforcement? Kasi lahat ng connection, syempre, ang dami yan. Meron pa rito sa part natin na to. Dito. So, para mabuhusan natin yung poste, kailangan tapos na to. Susunod tapos na yung lahat ng mga joint. Kung nagkataon na meron pang dito, tatlo, so kailangan tapos na lahat yan para mabuhusan pati yung puting tie beam. So medyo mabigat yan, medyo mabigat na trabaho yan pagdating sa actual. Madaling isipin sa ano, sa plano, nakikita nyo, ganyan lang. Pero sa actual, ang pinakamadali diyan ay unahin na yung poste. Kasi ano ba yung ating mga priority? May iwasang magkaroon ng cold joint or dumumi yung ibabaw ng puting para yung termination maganda between puting at saka column. At the same time, dito rin sa lahat ng mga poste. Kasi sunod-sunod yan. Siyempre, habang binubuhusan ito, gagawin mo na yung puting na reinforcement. O paano naman kung ang gagawin natin? Paano ang gagawin natin para maikabit itong puting tie beam? So, ang gagawin natin, halimbawa, tapos na tayo dito. So, halimbawa, naisipan natin, lagyan ko na lang kaya ng hollow block itong ilalim. Kasi napakahirap magtrabaho kung masyadong malalim yung gawaan. So, mag-iwan na lang ako ng isang hollow block dito at dito ko ilagay yung puting tie beam ko. At lagyan ko na lang ng hollow block dito. So, maaari din yun. Pagdating sa site, tapos simple puting lang. Wall puting para sa dalawang hollow block lang naman yun. So, hindi masyadong magkarbo kung dalawang hollow block yan. Tapos susunod ay puting tiling lang. Para mas madali siyang asikasuhin, gawain. So, halimbawa, ito yung ating puting tiling. Napag-isipan nyo na ganito gagawin ninyo.
Pagdating kasi sa actual, automatic, pag-iisip agad ng paraan kung paano mas mapadali yung trabaho. Kasi, pagdating sa plano, ibibigay lang sa iyo plano. Bahala na si Foreman at saka yung nagsusupervise kung paano gagawin. At the end of the day, ang magtatrabaho pa rin ay yung steelman, carpenter. So, sila pa rin yung gagawa. Nasa ilalim ka ng hukay, papako ka. Ang hirap yata magpako dyan. So, kailangan nakaprogram na yung mga mayroon ng experience kung paano yung gagawin dito. So, dahil nga hindi mo naman pwedeng tali-talian, lagyan ng stirrups itong puting tie beam natin na to. Ito, hindi naman natin pwedeng itabit na yan. Siyempre, i-assemble natin sa labas itong puting tie beam natin na to. Nasa labas yan, isasalpak na lang natin. Ano mangyayari dyan? Maglalagay lang tayo ng abang dito. Minsan, pagkabilaan yan, tangusan. Kung apat, apat na 16mm. So, apat na 16mm yung itutuhog mo diyan para meron tayong development length. At the same time, itatama mo rin yung lapping dito. Dahil nga yung distance na to, yung hindi po siya unsupported length. Dahil ito po ay supported by soil. Meron siyang soil na rito na sumusuporta sa kanya. Kaya, ang nangyayari dito is itama na lang po natin ating abang dito para sa splice o yung dugtungan ng main bar natin, yung bakal. Tapos, para kung naka-assemble na sa malayo, yung reinforcement ng puting tie beam, saka na lang natin ipapasok. So, lalagyan nyo lang ng maraming stirrup para pagka pinasok dyan, pwede nang ilabas ito. At make sure na yung stirrup ninyo dito sa may mga dugtungan, at least gawin nyo na lang na 4 inches yung spacing kasi dugtong siya. Hindi katulad sa banda rito, sa bandang gitna, pwede nang 8 inches. Okay? So, dahil nga mas makabubuti na pagkatapos ng puting ay poste yung gagawin, kaya mas maganda kung lagyan na lang ninyo ng abang yung lahat ng portion na may puting tie beam. Anyway naman, ang ito ng puting tie beam ay i-support naman yung length ng poste. So, kaya ang mangyayari dyan, kung ito yung ating poste, ito yung ating puting tie beam. So, itong portion natin na to, ito lang yung makikita natin. So, apat yan, apat. So, say apat na 16mm. Pagka may clear lang yung distance, pwede ng 12mm. Tapos, ito yung natural ground line o yung mismong kalupaan. So, hindi pa siya yung finished flooring. So, kung ito yung yung abang natin, so, siyempre, nakapasok yan. Pwede rin i-bent, lagyan ng ng hook. So, lahat ng poste, lalagyan ninyo ng ganito paikot para abang para doon sa puting tie beam. So pagka yung a-assemble ninyo rito sa sa malayo, siyempre lalagyan ninyo yung hindi naka-assemble na stirrup sa kanya lang dito ipapasok. So paano yung yung formahan, yung iba kung nasobrahan sa hukay, diba, nasobrahan, para wala na silang formahan dito, dahan-dahan, naglalagay sila ng, tinatambakan nila yung ilalim. Para yung ilalim niya, hindi na kayo maglalagay na sa loob. Kung baga, iipitin niya na lang. Ang kapitero, yung mason, ay alam na alam kung paano gagawin dito.
Kasi mahirap kasing pagsabay-sabay niya yung puting typing at saka poste. Yung lalim, as long as nasa ilalim siya ng lupa, pwede sabihin natin 20 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm. So, check nyo lang yung area ninyo kung ano ba to, delikado pa to, o malambot ba yung ilalim, dating bukid. So, yun ang pakaalaliman kung dating bukid. Meron kasing nakita ko or merong magaling experience sa ito, no? Engineer siya. Ang problema, hindi masyadong na bisita or hindi masyadong na-supervise mabuti. Ang pinagtataka ko, experienced naman yung polyman. So, may mga lapses minsan. Yung iba may mga ibang priorities kung paano ipatayo yung bahay, kung paano ipatayo yung bakod. Actually, yung nakita ko na to is yung sa bakod. Ang pinatungan nila ay dating ipa. Nabulok na ipa. Hinukay nila, ipa lang pala na hukay nila. So, minsan yung halimbawa, dahil nga walang nagbabantay, pinaubaya na ni may-ari doon sa contractor na walang nagbabantay, tumagilid po yung ano yung bakod. Kasi nga, all throughout, hindi po nakapatong yung puting tie beam o yung wall puting, nakaangat siya. Dahil nga, ipa lang pala. So, nung na-wash out yung iba, ipa lang pala siya. So, medyo tumagilid po. Ang mainam, so paka-check nyo mabuti yung area kung sakali kayo ay magpapatayo ng bahay kahit na ito ay bakod lang. Okay? So hanggang dito na lang yung aking video. Sana ay nagustuhan nyo. Sa mga hindi pa nakasubscribe, makisubscribe na po. Isama nyo na po yung live. Maraming salamat po.